Hello mga momshi! Welcome back to my YouTube channel! So, for today's video ko natin is, i-share ko naman sa inyo itong mga gamit ko, mga kakailanganin nating gamit pagkatapos manganak. Kung merong gamit si baby, si sanggol, eh dapat meron din tayong gamit na para sa atin mga momshi, no? So, yung i-share ko lang sa inyo is, based on my experience, dahil pangalawang pagbubuntis ko na to, and today po, I'm 33 weeks pregnant na po. Ayan na si baby! Ayan, lumalaki na siya. Ang laki talaga ng chin ko for 33 weeks. Ayan. And isi-share ko sa inyo ngayon itong mga gamit na kakailanganin ko, kakailanganin natin after manganak. Yung mga talagang kailangan lang. Kasi dun sa first baby ko ay hindi ako masyadong naging handa. Meron akong mga gamit na ginamit na hindi naman pala kailangan and meron akong mga hindi nabili noon. So ngayon is medyo may experience na ako. Kaya i-share ko sa inyo itong mga gamit na gagamitin ko after kong manganak, ganun. So start na tayo. Syempre unang-una is kakailanganin natin mga mami is diaper. Syempre kailangan talaga natin ng diaper. Ayan. Ito, binili ko lang to sa ano, sa butika, sa Mercury, supermarket, kahit saan, kahit anong klaseng adult diaper, pwede po. And yung binili ko po is large, kasi po, kahit payat ako eh, yung large nito is hindi masyadong malaki talaga. Dapat medyo malaki yung bilhin natin, kasi yung chan natin, yung balakang natin, magbabago yan ng itsura, lalaki siya ng konti, kaya dapat medyo malaki na yung bilhin. And yung binili ko mga momshi is yung parang panty. Yung parang panty kasi po, mas madali ito kaysa sa yung naka-tape. Mas mahirap yun kapag ihi ka, ganun, kapag mag-CR ka. Kaya ito yung binili ko. Kasi noon, sa first baby ko, bumili ako ng tape and nahirapan ako. Hirap na hirap ako kasi nung nasa hospital pa ako, nung nanganak ako. Ano, paalis-alis ako nung tape. So, ang hirap niyang ikabit ulit, ganun. Kaya nagpabili ulit ako ng adult diaper, and yung pinabili ko is ganito na. Ayan, ito yung itsura niya mga momshi, oh. Ayan, mas maganda, mas okay yung ganito. Mas ma-recommend ko sa inyo is bumili kayo ng parang panty. Ayan, kasi pag iihi kayo, mag-CR, ibababa nyo na lang, itataas nyo na lang, ganun. Mas madali siya, i-compare sa tape. And ilan ba yung kakailanganin na ganito mga momshi? Kasi yung sa akin, nagamit ko siguro mga 5. Depende po kasi, iba-iba naman tayo ng katawan eh. Meron kasing malakas yung dugo, merong mahina. So ako, nung sa first baby ko is ano, malakas yung dugo ko nun, kaya mga 5 piraso yung nagamit kong ganito. And bumili na ako ng isang balot para sure. Kasi baka mamaya, ngayong pagbubuntis ko, eh, iba na naman yung katawan ko. Baka mamaya, malakas pa rin yung dugo ko, ganun. And kahit pag-uwi ko sa bahay, eh, nagda-diaper pa din ako. Kasi nga, minsan malakas talaga yung dugo. Yung labas ng dugo, malakas. And bumili na ako ng isang balot. Bali, 10 pieces to. And feeling ko sobra pa tong 10 pieces. Kasi pagka third day, pagka tatlong araw, apat na araw, eh, nag-napkin na ako nun eh, nag-napkin na. Kahit anong brand, kahit anong klaseng diaper, adult diaper, is pwede naman. And mas maganda kung large yung bilhin nyo, or kung chubby kayo, kung medyo malaki kayo, mas okay yung XL. Mas maganda yung medyo malaki na yung kunin nyo. Kasi yung medyo maliit, maliit siya and masikip. And ito, sakto lang to dahil after naman natin manganak, eh, malaki pa rin talaga yung chan natin. Dahil nga mayroon pang mga dugo na natira sa chan. Kaya hindi pa talaga yan niliit agad-agad. Mga isang buwan pa yan or dalawang buwan, ganun. So okay to, sakto lang to. Tapos next is napkin na Modest. Ito, ayan. Yung pang all night mga momshi, yung mahaba na pang night, hindi yung regular ha, ganito. Kasi po, kapag bagong panganak is malakas talaga yung dugo. So kung ayaw mo nang mag-diaper and naiirita ka sa diaper. Kasi ako tatlong araw lang ako gumamit ng diaper, 3 days lang nag-napkin ako. And ito rin yung ginamit ko. And okay din naman, hindi naman talaga umaano yung dugo. Kasi nga, pagka 3 days, hindi naman na ganun talaga kalakas. So, parang normal lang na regla. Bumili na ako ng 2 balot. And kapag naubos, eh, bibili na lang ulit ako. Kasi nung humihina naman, yun, yung regular na napkin na lang din yung ginamit ko kapag humihina na rin siya. And ito, kailangan din natin ng ganito. Yung all night, yung mahaba po. Ayan. Tapos,
Ito yung gagamitin kong feminine wash kasi mas recommended to. Ayan, Betadine. Kapag normal delivery ka, ito, maganda to sa pempem natin na ipanghugas. And recommended din naman talaga to ng mga doktor itong Betadine. Gagamitin natin to ng 2 weeks, mga 2 weeks na kasi gumamit ako nito 2 weeks. Noong una, yung ginamit ko iba. Pero pinalitan ko nito kasi feeling ko mas madali itong, ano, mas madali siyang magpagaling ng sugat, ng tahi, ganon. Ayan, Betadine. Makakabili kayo niyan sa Mercury or sa mga ibang butika. Ayan. Tapos, next naman mga mamshi is ito. Ano nga ba talaga? Ano ba purpose nito? Bali, nung sa first baby ko kasi is ano, walang ganito. Hindi ako nakagamit nito. Bali, ano ito mga mamshi? Teka, yusin natin. Ibukan natin. Pag binuka mo, ipupush mo siya. Ipupush mo siya palabas dito. Ipupush. Teka lang ha. Ayan. Ayan, ganito siya. O, oh, ganito. Ayan, ganito yung itsura niya talaga. Ang gagawin lang dito is ilalagay lang siya sa ano, sa inidoro, ipapatong mo siyang ganon. Lalagyan mo siya ng mainit na tubig para yung usok, 'di ba? Kapag katapos manganak, 'di ba? Sinasabi nila is magpausok ng pempem. Yung pinapausukan. So ginawa ko 'yun sa first baby ko. Eh nung ginawa ko sa timba, hirap na hirap akong umano, yung umupo. Nahirapan ako. So nakita ko 'to sa Shopee. And nakakatuwa 'to kasi talagang ipapatong mo na lang siya sa inidoro and uupo ka na lang doon and yung tubig na mainit, talagang mainit yung umuusok. Tapos pwede mo siya lagyan ng dahon ng bayabas kasi mas maganda daw kapag lalagyan mo siya ng dahon ng bayabas. Di ba kapag magpapakulo ka pa lang ng tubig, di ba papakuluan mo pa lang, ilalagay mo na daw yung dahon ng bayabas and then ilalagay mo na siya dito. Para daw ano, yung purpose po nung dahon ng bayabas is mas mabilis gumaling yung tahe, yung sugat sa pempem, ganun. And yung almoranas, di ba? Yung hemorrhoids, mga mamshi, yung sapwet, di ba kapag umirik, kasi ako noon, sa totoo lang ha, aminin ko sa inyo, nung dalaga ako, wala akong skin tag sapwet, yung hemorrhoids na tinatawag. Ngayon, nung nanganak ako, nagkaroon ako ng maliit na isa. So, makakatulong din daw pala yung pausok-pausok na yan para daw pumasok yung hemorrhoids natin sa puwet. Ganon. Kaya, binili ko na lang to para hindi ako mahirapan. And every day, twice a day, three times a day, gawin daw natin yon sa ganon. Magpausok ng pempem para daw umano, bumalik sa normal yung pempem natin tsaka yung puwet natin, yung butas ng puwet. Ganon. So, kakailanganin talaga natin to and kakailanganin ko talaga to kasi nga, after natin mga nakailangan talaga natin magpausok, yung pinapausukan yung ano natin, yung pempem natin para ma-sterilize yung tahe, yung sugat, yung puwet, yung hemorrhoids, ganun. Tapos next naman is, ano, ito. Kailangan ko din talaga nito mga mamshi eh. Ayan, electric pump. Bali sa first baby ko pa to, pero ayos pa siya hanggang ngayon, kaya magagamit ko pa siya kay baby number 2. Kasi noon, binili ko na talaga siya para in case of emergency, example, hindi siya makadede sa nipple ko or ayaw niyang dumede sa nipple ko, eh makakapag-pump ako ng milk. So matagal na pala to, 2 taon na pala to, pero gumagana pa hanggang ngayon. Sa Shopee ko lang din to nabili, pero yung shop na pinagbilhan ko is parang sold out na. Pero pwede niyong i-search sa Shopee na search niyo lang breast pump, electric breast pump, ganyan. And tingin-tingin lang kayo ng ratings. And nasa ano lang itong mga mamshi, nasa 500 lang yata, mahigit. Hindi ko lang sure kung magkano na ngayon. And ganito siya, oh, yung itsura niya. And ano itong mga mamshi, mas maganda kasi yung electric i-compare sa manual. Kasi po yung manual, masakit siya sa dede. Pero kapag electric, hindi siya kasi nakokontrol mo yung higop nung gatas sa ano mo, sa nipple mo, sa dede mo. Ito lang naman yun eh. Tapos ito yung ilalagay natin sa ano. Tapos gaganyan mo lang siya. Parang ganyan lang. Madaling gamitin lang and hindi siya ganun kasakit. And baka kasi kailanganin ko to kay baby number 2 kasi nga sa first baby ko is nahirapan siyang dumede sa nipple ko kaya nagpa-pump ako, inaano ko lang sa bote. Bali, sa bote ko siya pinapadede. Ganon. Ayan, search nyo lang sa Shopee, electric breast pump. Marami dong lalabas na katulad nito. Next naman is ito. Ano to mga mamshi, breast pad? Kasi po kapag nagpapa-breastfeed tayo, breastfeeding, lalo na pag unang linggo, yung kakapanganak mo lang tapos unang linggo nyo ni baby, talaga ang lakas tumulo nung ano natin sa dede, ng gatas. Kasi nga, na-experience ko sa first baby ko. And ganito siya, oh. Yung itsura niya.
Bali, ilalagay nyo lang to sa bra. Sa bra nyo. Parang ano lang siya, disposable. Pag napuno na siya ng gatas, sa tapon nyo na ganun. And ano siya, 100 pieces. Nabili ko din sa Shopee. Ayan yung siya. Nasa 250 pesos lang to. Ang mura. 100 pieces na, ayan. And ganito din yung ginamit ko dati sa first baby ko. Ganito rin. Para yung gatas, hindi umano sa bra ko. Hindi basang-basa palagi yung mga bra natin. Ayan, kakailanganin ko din talaga to. Next naman is, umorder na rin ako nito. Bali, kapag breastfeeding, ka example, si baby number 2 ko dumidede sa nipple ko. Kasi yung first baby ko ayaw eh. Pero sana ngayon, yung baby number 2 ko is dumede na siya sa aking boobs. Eto, gaganda mo lang siya kapag nasa labas kayo. Ayan, pag-aalis kayo. Tapos, narito si baby mo, karga-karga mo si baby. Ayan, natakpan mo lang yung boobs mo. Ayan, ganito lang siya. Magandang klase din to, oh. Maganda rin yung tela. Ayan yung shop. Ayan yung pinag-orderan ko. Bali, ano lang ito mga mamshi, nasa 150? 150 yata. Hindi ko lang sure kung magkano ah. Kasi baka nabili ko siya nung sin. Eh, ganito talaga siya. Ganyan na. Tapos parang may ano siya dito. Yung parang makita mo siya sa loob, si baby. Talagang nakaukit na talaga siya ng ganito. Tapos, next is bra. I-share ko sa inyo yung nabili ko. May na-discover ako sa Shopee ngayon na bra na magandang klase. And ngayon, buntis ako. Ginagamit ko rin ngayon. Ginamit ko na siya kasi pwede mo naman talaga siyang gamitin na bra. Hindi lang siya pang breastfeed. So, ito siya mga mamshi. O, ganito siya. Ito yung itsura niya. Ayan, ganito yung itsura niya. Bali, yung size nito is XL. Talagang XL yung binili ko po. Kasi kapag breastfeeding tayo is malaki talaga yung joga natin. Tapos, nag-order din ako ng large. Bali, yung large at XL, hindi naman malayo yung difference nila. Tinry ko din yung large kasi okay din naman yung large. Bali, yung XL is ano eh, talagang ano siya sa boobs natin. Kumbaga, hindi siya masikip, ganun. Maluwang siya and presko siya. Parang, hindi ka irritable. Ganito yung itsura niya. Para siyang sport bra. Tapos, pag magpapa-breastfeed ka kay baby, kukunin mo lang to, oh. Yan. Yan, open mo na siya. Ganito siya. Ayan. Ganun lang. Ang ganda nga eh, kasi maganda yung pagkakaano. Ayan yung shop na pinag-orderan ko. Nasa ano lang to, 250 pesos ata. Pero kung sale, nasa ano lang eh, nasa 220, 210. Tapos, ito. Ito naman, is the, ano pa to sa first baby ko. So, 2 years na to sa akin. Mas mura to eh. Ganito siya, oh. Pag sinuot mo na siya. Ayan. Ganyan siya. Tapos, pag papadidiin mo si baby, yan! Ganan. Yan din yung shop. Nasa ano lang to mga mamshi, 99 pesos. Mas mura to. Pero mas ano ko kasi to eh, mas bet ko to. Mas bet ko tong isa. Kasi mas ano siya, mas parang mas sport bra kasi yung dating. Mahilig kasi ako sa sport bra. Ayan, ganito siya pag suot mo siya. Ayan. Ganyan siya, oh. Pag inano ko sa likod, ayan. Binagamit ko itong ngayon kahit buntis na ako. Binagamit kong bra. Ayan, ganito yung itsura niya pag suot mo. Tapos, pag magpadede ka kay baby, is ganun. And, pack! Diba? Ganda. And, umorder na ako ng ano, tatlong piraso. Plus, ito. So, apat yung aking ano, pang breastfeed bra. Apat. Tapos, dati may in-order din ako. Sa first baby ko pa ito eh. Ganon din siya mga mamshi. Ano din siya pang breastfeed ito. Pero parang ano na siya, parang pambahay, pang spaghetti. Ayan, pitted din yung chan. Kasi po mga mamshi, maganda after natin mga anak, yung suotin pala natin is mga pit. Yung mga pit para yung chan natin. Para ano siya, para liliit, ganon. And hindi tayo basta-basta mapasukan ng hangin. Kasi pag maluwang yung suot, parang ano, mabilis pumasok yung hangin sa loob ng katawan natin. Ganon kasi na damdaman ko dati sa first baby ko. Kaya nasusuot din ako ng ganito. I-open mo din yung sa dede, oh. Ganun din. Na-open din siya. And fit din talaga, oh. Mas maganda kasi after mga anak, mas maganda suotin natin mga fit. Yung mga fit sa chan. Ayan. Next naman is ito. Kailanganin talaga natin itong mga mamshi. Kung wala kayong damit na mga fit, pwede nyo itong ito yung gamitin nyo. Ito yung nilalagay sa chan. Bali, sa ano ko pa to? Sa first baby ko pa to. Ayan. Ngayon, magagamit ko pa rin kay baby number 2.
Gaganyan nyo lang yan sa chan. Pampaliit ng chan. And gumamit yata ako nito siguro mga ano rin, ilang buwan din? Ang tagal din. Siguro mga 6 months. 6 months or 5 months. Ganon. Kasi nga feeling ko parang malaki pa din yung chan ko. May building pa din. And umorder ako ng bago kasi may bagong style. Ito naman siya. Bali sa Shopee din to. Bagong style kasi siya mga mamshi, oh. Ito yung dati. Luma na kasi to eh. Ayan, ito yung bago. So, bumili akong bago kasi gusto ko itong itry kung maganda ba. And I think mas okay to, i-compare sa una. Bali, ganyan yung itsura niya pag nilagay mo sa chan mo. Yan, ganyan. So, dalawa yung gagamitin ko. Pag galabhan yung isa, ito naman, ganon. Dalawa. And last but not the least, syempre, kakailanganin din natin mga mamshi ng medyas. Medyas, talaga, pagkatapos natin mga anak, kailangan natin magsuot ng medyas. Kasi ako, halos 2 linggo ako nagsuot ng medyas. Kasi nga, bawal tayo umapak sa malalamig. And halos yata 4 days yata o 5 days ako hindi nagbasa ng paa. Talaga hindi ako nagbasa ng tubig kasi nga masama nga daw. Kasi nga, yun nga yung lamig papasok sa katawan natin, ganun. So naka-medyas lang ako eh, nagpupunas-punas lang ako. Nag-aalo ako ng towel, ganun, punas-punas. Pero nung huli, hindi ko na ako talaga matiis kasi sabi nila, diba, ano ka, 1 week ka hindi maliligo. Hindi ko talaga pinaabot ng 1 week. Pagka 5 days talaga, naligo na ako. Kasi nga, ang lagkit-lagkit na ng katawan ko, ang baho na ng ulo ko, ganun. Pero ano naman, warm water naman yung niligo ko. And ano naman, saglit lang yun, mabilisan lang din. Basta ma-anuhan lang yung katawan ko nun, ma-preskuhan, ganyan. So, kakailanganin natin ng medyas. And dapat lagi tayong nakapajama. Nakapajama lang tayo. Huwag tayong mag-short after manganak. And huwag tayong magsusuot ng masyadong mga ano, yung mga dress, yung mga maano yung panty, maanuhan ng hangin. And huwag tayong humarap sa electric fan, ganun. Ganun daw yun yung sabi ng mga matatanda. Pero wala namang mawawala kung maniniwala tayo, diba? So ako, noon hindi ako humarap sa electric fan. Thankful na lang ako kasi naka-aircon, kaya medyo hindi mainit yung pakiramdam ko kasi nga naka-aircon yung kwarto namin. And yun nga, kung may mga katanungan pa kayo mga mamshi, pwede nyo akong i-message sa Facebook and sa Instagram. And bago kayo umalis, please click the subscribe para updated pa kayo sa mga iba kong video. And thank you for watching mga mamshi. Sana nagka-idea kayo sa mga gamit na gagamitin natin after manganak. And sa mga preggy dyan, sa mga first time mom dyan, congratulations po, good luck sa atin. So ano ko, Team February ako or Team January. Kasi alam nga ninyo kapanganakan ko eh. Pwede siyang ano, end of January or first week ng February. Pero Team February pa din ako. Team February, hello mga ka-Team February. Comment po kayo. And thank you for watching. Bye-bye!